Bukod sa malaking sunog sa Tondo, isang sunog na sinadya raw ang sumiklab sa residential area sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay na ito sa West Riverside, Barangay San Antonio, Quezon City. Kahapon ng umaga sumiklab ang apoy na tumupok sa 60 bahay. Tumagal ng 4 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa ilang residente, sinadya raw ang panununog. Ang ano kasi dyan, yung nangungupahan kasi dyan, kuya, ano po, adik po yun. Nagsabo po muna bago niya sunugin yung ano. Dahil daw, kaya niya sinunog, iniwan siya ng asawa niya. Stress na siya. Iniimbestigahan na rin daw ito ng barangay. Ito po yung pagsusunog po ng isang pong residente. Dahil po sa reklamo po ng residente po na arson, nahuli na rin po. Dati na lang sa watchlist daw ng barangay ang tinuturong nanunog dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Pag napatunayan siya ang nanunog, maharap siya sa kasong arson. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang insidente. Sa Maynila, 2 bahay naman na nasunog sa Baseco compound kahapon ng umaga. Naapula rin agad ng apoy. Tinatayang nasa 10,000 ang pinsala ng sunog. Wala naman nasaktan. Sa Mabalacat, Pampanga, matatanaw ang nangangalit na apoy na tumupok sa paggawaan ng manikin sa Clark Freeport Zone. Pasado alas 7 kagabi nang sumiklab ang sunog. Tumagal ng halos 5 oras bago naapula ang apoy. Patuloy ang imbestigasyon sa pinagmula ng sunog. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang paaralang ito sa Tudela, Misamis Occidental. Natupok ang opisina ng punong guro ng Tigdok Elementary School. Agad naman itong naapula. Wala rin nadami na ibang gusali. Tinatayang aabot sa 70,000 piso ang nasunog sa mga gamit. Linya ng kuryente ang tinitingnang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.